Umorder ako ng UPS sa Lazada. Ito ay ang Prolink PRO701SFC sa halagang PHP 1320, excluding shipping. Ang seller na ito ay kasali sa last mall kaya meron tayong guarantee na 1-year warranty, 15-day return, 100% authentic products. Ito ang pinakamura na UPS na branded dahil ang Prolink ay produkto ng Singapore. Tinignan ko ang reviews at wala siyang masyadong 1 star. Dumating ang product after 4 days at ngayon i-unbox na natin siya. Wala akong nakitang damage sa packaging noong dumating ang product. Sinama ni seller ang official invoice sa kahon. Dalawa ang layer ng bubble wrap para protektahan ang product during shipping. Ayon sa reviews, magkaiba daw ang picture na nakalagay doon sa Lazada at yung actual product na na-receive nila. Malalaman natin mamaya kung totoo nga ang sinasabi nila sa review. Mayroon tatlong klase ng UPS. Ito ang offline, line interactive at online or double conversion UPS. Ang nabili ko ay ang Line Interactive UPS. Ito ay may kasama ng AVR at Surge Protection ayon sa box at sa product description. Ang problema lang sa mga Line Interactive ay hindi sila pure sine wave, kundi square wave or simulated sine wave lang. Dahil dito may posibilidad na madaling masira ang power supply ng iyong computer kapag sinaksak mo dito. I-post nyo na lang ang video kung gusto nyo basahin ang mga description na nakalagay sa box. Iba ang picture na nasa Lazada app at ang actual product. Dapat walang tatlong indication LED ito. Kung gusto nyo basahin ng manual, i-post nyo na lang ang video.
testingin natin ang battery backup ng product bago ito i-charge. Isaksak na natin ang product sa outlet. Kailangan mo ng grounded outlet para dito. Biglang may pumutok sa loob ng product at hindi ko alam kung ano ito. Ngayon mukhang sira na ito at kailangan nang ibalik sa Lazada. Nasayang lang paghihintay ko ng matagal para lang magamit ito. Subukan ulit nating pandarin ito na hindi nakasaksak sa outlet. Natatakot akong pagganahin uli ito dahil pumutok ito kanina lang. Pero kailangan pa rin natin subukan para makita ko kung ano mangyayari. Ayon sa manual, ang ilaw na pula at ang continuous beep ay nag-indicate na may fault sa loob ng product. Kaya kailangan na talaga natin itong ibalik sa Lazada. Para maibalik ito sa Lazada, kailangan mong mag-request for refund or return gamit ang Lazada app. Kailangan mong pumunta sa pinakamalapit na LBC branch sa inyo at ipakita ang return request number. Applicable lang to sa mga last mall products. Pupunta ang refund mo sa Lazada wallet. Hindi ako sinigil ng LBC sa pag-return ng product. Kailangan lang nila ang return authorization number ko. At ngayon, bibili naman ako ng ibang brand ng UPS. Salamat sa panonood sa video na ito. Kung na-enjoy mo, please subscribe.